So, ang microinsurance naman, ito ay nakapaloob sa batas natin sa Republic Act 10607. Ito yung amended insurance code. At ito ang definition ng microinsurance, no, na nakapaloob sa ating batas. It meets the risk protection needs of the poor. So talagang ang tinatarget nito ay yung mga low-income households. Kaya siya micro ang tawag niya. Okay? Micro insurance, it meets the risk protection needs of the poor. Okay? So relevant na relevant ito, lalong-lalo na sa mga OFW participants natin who are joining our webinar. Dahil, di ba, kayo yung karaniwang ginagawang insurance ng mga kamag-anak ninyo dito sa Pilipinas. So pwede nyo sila actually kunan ng micro insurance para hindi kayo ang nagiging insurance policy nila. Mas mura yon, no? Kasi bibili ka lang ng maliit na premium pag may nangyari sa kanila, yung loss, no, na insured amount ang makukuha ng mga beneficiaries. So bibigyan natin kayo ng example mamaya kung paano yan nangyayari. I'm sure excited kayo malaman, no, kung paano ba ito nagaganap. Okay? So ang premiums, fees, and charges does not exceed 7.5% of the current minimum wage, no? So kung i-compute natin yan, so i-compute natin, magkano ba ang minimum wage ngayon? So 570, no, ang minimum wage times 0.075 equals 42.75 times 365 days, yan, hindi dapat lalagpas ng 15,600 pesos ang binabayaran na premium para sa micro insurance. Yan dapat yung pinakamahal, di ba? So yan yung sinasabi doon sa batas natin. Tapos, yun ding benefit na makukuha sa microinsurance, ang guaranteed benefit should not exceed 1,000 times the current daily minimum wage. So 1,000, ang daily minimum wage natin ay 570. Oh, so 570 times 1,000, 570,000 pesos ang maximum na pupwedeng makover ng para matawag na micro insurance. I think ito ay guideline lang naman, pero ang sinasabi ay kapag lumagpas ka dito ay hindi ka na micro insurance. Okay? So yun. So kung 500 times 1,000, di 500,000 ang maximum natin na benefit na makukuha for micro insurance. Okay? So kung kayo po ay natututo, of course, meron po tayong podcast. It's available in Spotify, Google Podcast, at saka sa Apple Podcast. Follow nyo po yan. Every week tayo po ay naglalabas. Actually, nagta-top 40 tayo sa Middle East sa business category. At dito sa Pilipinas naman ay pumapasok tayo sa top 10. O, kailan kaya tayo papasok sa Thailand at saka sa Bangkok at saka sa Singapore? Malay nyo, kung makinig kayo, ay ma-penetrate din natin yan. Diba? Ang YouTube channel din po natin, don't forget to subscribe and like and follow my Facebook page. So ito yung mga forms of insurance. Meron tayong tinatawag na forms ng insurance, which is, unang-una is the formal. So yung formal insurance, ito yung insurance na galing sa corporation or sa kooperatiba, at sila ay regulated ng insurance commission. Ang mga mutual benefit associations ay ito yung mga non-profit forms ng insurance company sa Pilipinas. Yung insurance corporation kasi at saka yung cooperative ay for-profit sila. Pero yung cooperative ay owned by the members. Ang kapitalista ay yung corporation. Kaya gusto ko talaga mutual benefit association or cooperative insurance. Kasi hindi profit-profit ang nauuna, ang kapakanan ng mga tao, no? Informal insurance naman ang tawag sa mga damayan natin, ano? So sa Ilocano, ang tawag sa damayan ay saranay. Sa mga Bisaya, ang tawag dito ay dayong. Tapos sa Muslim naman, mga Muslim brothers and sisters natin, ang tawag sa damayan ay takaful. Diba? So mahaba na talaga ang insurance. So, kasi meron tayong term for that. Ibig sabihin, ingrained sa ating mga Pilipino ang insurance. Actually, ginulo lang ito ng mga Western, kaya naging for-profit yung insurance. Ako kasi dapat talaga, ang insurance ay hindi siya for-profit. Okay?
Tapos mayroong hybrid insurance naman. Ito yung pinaghahalo ng formal at saka informal. Okay? Tapos actually dadagdagan ko to, ano, kasi meron ding tayong tinatawag na public insurance. Ito yung mga social safety nets na binibigay ng gobyerno natin. So for example, ang universal healthcare law through PhilHealth ay public health insurance yun. Okay? Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.